Nagawa mo na bang tulungan ng isang taong nasaktan sa pag-ibig para makalimot? Yung ikaw ang pansamantalang nagbigay ng saya at pag-asa sa panahong malungkot siya. Ako kasi, ilang beses na. Ako nga pala si Eva, ang babaeng panakitbutas ng iba. At ito ang aking kwento. Mark? Gusto ko lang magpasalamat sa'yo sa lahat-lahat. Ano ka ba? Hindi mo naman kailangang magpasalamat. Kasi ginagawa ko lahat ng to nung bukal sa loob ko. Yun nga eh. Sobrang grabe ang pagpapasalamat ko sa ginagawa mong pagmamahal para sa akin. Kaso lang, parang eto na eh. Kailangan ko nang bumitaw eh. Ha? Bakit? May nagawa ba akong mali, Mark? Wala sa'yo yung problema. O, eh ano? Wala ka nagawang mali. Anong problema, Mark? Baka pwede pa nating ayusin. Kasi, nagkaayos na kami ni Jessica. Ha? Nagkaayos na kami. Okay na kami. Kailan pa, Mark? Bakit hindi ko alam? Bakit parang wala ka namang sinasabi? Di ba sabi mo okay na tayo? Akala ko ba? Yun din ang akala ko eh. Akala ko ba wala na kayong pag-asa? Akala ko ba ako? Yun ang akala ko. Akala ko tama. Akala ko na okay tayong dalawa. Akala ko yun na eh. Pero hindi pala. Hindi ko kayang mawala si Jessica. Hindi ko kaya na... Hindi ko din kayang mawala ka, Mark. Hindi ko kaya. Kaso Eva, mahal ko siya. Mahal din kita, Mark. Huwag mo akong iwan. I'm so sorry, Eva. Bakit? I'm so sorry. I'm really, really sorry. Bakit? Siguro mas maganda na lang. Ibaling mo na lang yung pagmamahal mo sa iba. Hindi. You deserve someone better. No. Yung magmamahal sa'yo ng tao. Hindi, Mark. Mark, huwag mo akong iwan. Hindi ka gaganituhin. I'm sorry. Mark, huwag mo akong iwan. Mark, dito ka lang. Mark! I'm sorry. Mark! There are nights when I can't help but cry. And I wonder why you had to leave me. Dan, bakit naman ganon? Hindi ko kayang iwan ako ni Mark. Ay naku, Eva. Iyan ka na naman. Anong gagawin ko, Dan? Hindi, panindigan mo yan. Eh, ikaw naman kasi, Eva, eh. Pinipilit mo yung sarili mo sa isang taong ginagamit ka lang. Hindi ako ginagamit ni Mark, Dan. Hindi ka lang hindi niya ako ginagamit. Mahal ako ni Mark. Hindi ka lang pala, tanga, Eva. Bulag ka pa. Ah, hindi. Hindi, totoo yan. Totoo, Eva. Gusto ko bang uminom? Gusto ko uminom. Tama na, Eva. Ano ka ba? Tama na. Gusto ko, Dan. Gusto kong makalimot. Hindi nakukuha sa pag-inom ang paglimot kay Mark. Paano ba kasi? Paano ko ba makakalimutan si Mark? Makakalimutan mo si Mark kung iibig ka sa iba siguro. Ikaw eh, panipilit mo sa isang taong ayaw naman sa'yo.
Hindi mo lang napapansin siguro na may ibang mga taong nagmamahal sa'yo. Nasa paligid mo lang. Anong ibig mo sabihin? Yung pamilya ko? Hindi. Ayoko. Yung taong totoong magmamahal sa'yo, mag-aalaga sa'yo, hindi ka pa iiyakin. Hindi, ayoko. Gusto ko si Mark lang, si Mark. O sige na, tara na. Tapusin mo na yan at nang makauwi ka na, ihahatid kita. Basta, itong lagi mong tandaan, Eva. Kung kailangan mo ng karamay, andito lang ako. Thank you, Dad. Salamat. Ini-stock mo na naman si Mark. Hindi ko ini-stock si Mark. Ayan o, huling-huli ka. Hindi, napadaan lang ako dyan. Na-click ko lang yan. Na-click? Paano ka makaka-move on yan? Sige nga. Dapat i-block mo na yan eh. Bakit ko naman siya iba-block? Bitter naman ako nun kapag binlock ko siya. Kaysa naman nahihirapan ka mag-move on dyan? Ano ka ba, Jelly? Okay lang to. Tsaka mas maganda ngayon nakikita ko yung picture siguro nila ni Cheska para matauhan na ako eh. Tsaka... Alam mo kasi Eva, mas lalo mo lang sinasaktan yung sarili mo. Ayang ka na naman sa mga litanya mo. Teka lang, may tumatawag. Ay, si Dan pala. Hello, Dan? Hello, Eva. Oh, napatawag ka. Di ba nasa office ka? Oo, bakit? Okay lang ba sa'yo? Daanan kita mamaya, after work. After work? Oh, sige, okay lang naman. Sabay na tayo pa uwi, ganun ba? Oo, tsaka labas tayo para naman maaliw-aliw ka. Oh, sige. Thank you, Dan. Maraming salamat. Sige, see you later na lang. Okay, later. Ah, sige, bye-bye. Jesus? Ayan. Alam mo, Eva? Oh, bakit na naman, mas Jelly? Mas bagay kayo niya ni Dan. Ano ka ba naman, Jelly? Kabahan ka nga sa mga sinasabi mo. Bakit hindi na lang kasi siya? Mukhang okay naman si Dan eh. Jelly, magkaibigan lang kami ni Dan. Pwede ba? Huwag mo nga lagyan ng kulay yung pagkakaibigan namin. Baka mamaya mailang sa akin yung tao. Tsaka ayokong mailang sa kanya. Eh, kaysa naman dun ka kay Mark. Lagi ka namang sinasaktan. Ginagawa ka lang panakibotes. Siguro nga. Diyan ka kay Dan. Siguro nga, hindi talaga si Mark ang para sa akin. Pero hindi din si Dan. Bumalik ka na kaya dun sa pwesto mo. Tatrabaho pa tayo eh. Uy, Dan. Salamat, ha? Anong salamat? Ito, nililibre mo na naman ako ng pagkain. Libre. Hati tayo nito. Ay, hindi mo agad sinabi. Hindi, joke lang. Ito naman. Sige. Sarap. Ang sarap talaga. Paborito ko talaga itong mga seafoods. Eh. Oh, salamat. Diba? Sarap nito. Ay, kaya ka na naman. May ka-text ka na naman. Ha? Yan o, ginagawa mo. Ano yun, Dan? Sabi ko, yung ka-text mo. Ah, wala to? Wala ka dyan. Si Mark na naman yan, ano? Oo eh. Kung ano sabi? Problema daw kasi sila ni Cheska eh. Kailangan niya na makakausap. Sino si Cheska? Girlfriend ni Mark. Oo, tapos? Eh, problema sila. Kailangan ako ni Mark. Dan, pwede bang pagkatapos nito uwi na tayo? Ay, nako. Ikaw talaga naghahanap ka ng sakit ng ulo. Tutulong-tulong ka sa mga taong sinasaktan ka lang naman. Ayan, magpapagamit ka na naman. Kailangan kasi ni Mark ng karamay ngayon eh.
Wala naman sigurong masama kung dadamayan ko siya sa problema niya. Hindi naman ako aasa eh. Alam ko naman na yung lugar ko at hindi na talaga ako umaasa. Dadamayan mo si Mark? Ikaw nga itong tinadamayan ko sa problema ninyo eh. Bakit ka ba ganyan, Dan? Hindi ka ba masaya na okay ako? Hindi naman ako sinasaktan ni Mark eh. Naghahanap lang siya ng kausap. Ay naku, ewan ko sa'yo. Paala ka sa buhay mo, ikaw na nga itong tinutulungan eh. Sa pagpapatuloy ng ating kwento dito sa IFM's Comfort Room. Hindi pala ganong kadali na bumitaw sa isang tao kahit na sinabi na niyang hindi kanya gusto. Patuloy pa rin ako umaasa na baka sakaling makita na niya ang halaga ko. Na baka ma-realize niyang ako talaga ang totoong nagmamahal sa kanya. Pero para kay Dan, ginagawa ko lang tanga ang sarili ko kay Mark. Para sa kanya, ay nagpapagamit lang ako. Siguro nga ay nabubulagan lang ako at pinagpipilitan ang sarili ko sa kanya. Pero gusto kong isipin ni Mark na kaya ko siyang ipaglaban dahil malalim ang pagmamahal ko sa kanya. Di ba nagtetext si Dan? Hindi na siya nagpaparamdam, ha? Ay, naku. Bahala na nga. Ay, 15 minutes na lang pala, uwian na. Ay, ano pa ba yung gagawin ko? Nakalimutan ko. Teka lang. Uy, Eva! Oh, bakit, Jelly? Tapos ka na ba dun sa ginagawa mo? Okay ka lang ba? Bakit parang tuliro ka? Anong nangyari sa'yo? Wala to. Pagod lang siguro. Pagod lang? Kaya naka pa hindi mapakali. Ah, kasi ano eh. Ano? Ano na naman? Si Mark na naman? Hindi, si Dan. Oh, ano meron kay Dan? Hindi lang kasi siya nagte-text. Ay, namimiss mo, no? Hindi naman. Nagtataka lang ako. Namimiss agad? Ano bang naisip mo kay Dan? Tsaka bakit di siya nagpaparamdam? Eh, kasi medyo hindi kasi maganda naging usapan namin nung nakaraan eh. Dahil kay Mark. Ano nga nangyari? Dali, i-chika mo na yan. Kasi Jelly, naguguluhan ako eh. Naguguluhan saan? Naguguluhan ako sa nararamdaman ko. Ibig sabihin na nararamdaman ka na rin para kay Dan? Wala. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung meron ba o wala. Pero kasi, tingnan mo, nag-aalala ako na hindi siya nagte-text. Pero nasa isip ko naman na kay Mark. Eh, di ko kasi kayang iwan si Mark ngayon, lalo na may problema sila ni Cheska. Kailangan ako ni Mark. Alam mo, ang tanga-tanga mo talaga, Eva. Ang sakit mo naman magsalita, Jelly. May girlfriend na nga si Mark. Eh ano naman kung may girlfriend si Mark? Hindi nga sila okay. Hindi mo ba napapansin si Dan? Si Dan ang may gusto sa'yo. Bakit hindi na lang siya? Alam mo, Jelly, napapansin ko din yan eh. Na parang may iba na nga talagang nararamdaman si Dan para sa akin, pero hindi eh. Mas gusto ko si Mark. Si Mark na ginagawa ka lang panakibutas. Ah, teka lang, Jelly. Ayos ka na naman, sige. Si Mark tumatawag. Hello, Mark? Eva. Oh, nasan ka ngayon? Eto, nandito ako sa may bandang Quezon City. Baka anti ka ngayon, baka wala kang gagawin ngayon. Tamang-tama. Alam mo ba, pa-out na ako sa trabaho. Sige, pupuntahan kita dyan. Ikaw lang ba mag-isa? Oo, ako lang. And kailangan kita. Oo, sige. Pupunta na ako. Dyan ka lang, ha? Sige, hintayin kita. Okay, sige. Bye-bye, Mark. Thank you.
na yan, Mark. Bakit ako ginanito ni Cheska? Akin na nga yung bote. Tama na! Nakakainis lang. Lahat na lang ng ginawa ko para kay Cheska, baliwala. Mark, kasi naman eh. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Mahal na mahal ko siya, pero ginaganito niya lang ako. Huwag mo na kasing balikan si Cheska. Bakit kasi ganyan? Paulit-ulit na lang nangyayari sa relasyon ninyo eh. Si Cheska ang mundo ko. Si Cheska ang mahal ko. Pero hindi nga ikaw ang mundo niya. Mark, gumising ka naman. Gigising sa alin? Sa katotohanan. Na ano? Na hindi siguro kayong para sa isa't isa ni Cheska. Tapos, ikaw ang para sa akin, ganun ba? Pwede naman, di ba? Anong pwede? Huwag ka nga ambisyosa. Ha? Ano ba pakialam mo sa akin? Pakialam ko sa'yo? Nandito ako yung kasama mo pag nasasaktan kita. Hindi ba malinaw yon, ha, Mark? Malinaw naman sa akin na si Cheska ang mahal ko. Pero ikaw? Kahit kailan, hindi kita minahal. Huwag kang masyadong feeling. Grabe ka namang magsalita. Ano mo sa sarili mo, ikaw? Grabe ka namang magsalita, Mark. Akala mo ikaw ang mahal ko? Wow! Pare! Grabe ka rin mag-ambisyon, ha? Ilusyon mo, grabe, ha? So, anong tingin mo dito? Ha? Ano tawag mo sa ginagawa natin? Umiinom tayo. We're good company. Ako ang lagi mong tinatawagan kapag nasasaktan ka. Ako ang palaging sumasalo sa'yo kapag may problema kayo ni Cheska. Yun nga yung maganda Mark, dun mahal eh. Mahal kita, pero bakit ganyan ka? Eva, kaibigan lang kita. Uulitin ko ha, kaibigan. Ano ba hindi mo maintindihan dun? Kung linalagyan mo lang mali siya to, eh abay, problema mo na yun. Hindi ko na problema yun. Yun lang ba talaga ang halaga ko sa'yo? Oo, Eva, yun lang. Bakit? Eva? Dan, anong ginagawa mo dito? Eh di ba nga, susunduin sana kita sa opisina. Tapos, pagdating ko ron, nakita kitang sumakay eh. Kaya sinundan nalang kita rito. Pat, ano bang nangyayari rito, Eva? Dan, umuwi ka na. Umuwi ka na. Nakikiusap ako sa'yo, umuwi ka na. Hindi, hindi ako uuwi. Oh, ba't ka umiiyak? Oh, Eva, sino na naman yan? Sino naman yung lalaki? Dan, sige na, umuwi ka na, Dan. Umuwi oh, ka. Oh, pare, ano ang problema mo? Eva? Eva, eto ba yung sinasabi mong Mark? Oo, ako yun, pare. Anong problema mo? Eh, wala ka palang kwentang lalaki. Ginagamit mo lang tong si Eva. Ano, Eva? Papayag ka na lang ba na itong gagawin sa'yo ng lalaking to? Dahan, tama na. Sabi ko sa'yo, di ba? Umuwi ka na. Ano tama? Hindi po pwede to. Eh, bakit, pare? Eh, ito namang Eva na yan ang lagi na lang umipilit ng sarili niya dito eh. O kaya inaabuso mo? Eh, ang hirap dyan sa kaibigan mo, pre. Lahat binibigyan ng mali siya. Diyos ko naman, pre. Ano? Girlfriend ko siya. May girlfriend ako. May Jessica ako eh. Siya itong lapit na lapit dito, pre. Eh, yun naman pala eh. Alam mo na may mali siya na. Ba't hinahayaan mo lang? Hindi ka na lang lumayo. Dan, tama na. Eva, halika na nga. Bitawan mo ko. Eva, umuwi na tayo. Ayoko. Dito lang ako kay Mark. Alam mo, Eva, buti pa nga magsama na nga kayo. Bagay kayong dalaway. Parehas kayong tanga! Dan, hanggang saan mo ba ako susundan? Eh bakit ba kasi ayaw mo akong kausapin, Eva? Oh, wala naman tayong pag-uusapan ah. Kaya pwede ba? Huwag mo na akong sundan. Anong walang pag-uusapan? Bakit, meron ba? Oo, meron, Eva. Ano yun? Itong nararamdaman ko sa'yo. Ha?
hindi mo pa ba halata, Eva, na may gusto ako sa'yo? Gusto kita hindi lang bilang kaibigan. Gusto ko maging tayo. Sa totoo lang, Dan, nararamdaman ko. Alam ko na mahal mo ko, pero kasi hindi pa ako handa. Ayoko pang pag-usapan yung tungkol sa relasyon na yan dahil hindi pa ako handa pumasok sa mga ganyan pagkatapos ng kay Mark. Pagod na ako eh. Ayoko na. Ayoko na muna. Eva, willing naman ako maghantay sa'yo kung kailang handa ka na. At handa kitang tulungan sa pinagdadaanan mo. Andito lang ako para sa'yo, Eva. Mayroon akong nais malaman. Maaari bang magtanong? Alam mo bang matagal na kitang iniibig? Matagal na akong naghihintay. Ngunit mayroon kang ibang minamahal. Kung kaya't ako'y di mo pinapansin. Ngunit ganon pa man, nais kong malaman mo. Ang puso ko'y ito'y para lang sa'yo. Nagmamahal sa'yo, nandito ako. Nagising ako sa katotohanan na hindi mo pwedeng ipagsiksikan ang sarili mo sa isang tao na ayaw naman sa'yo. Maaaring natuturuan nga ang puso, pero hindi mo ito pwedeng pilitin. Matapos kong marinig ang masasakit na salita na binitiwan ni Mark sa akin, na-realize ko na hindi ito ang klase ng pag-ibig na dapat ipinaglalaban. Hindi ito ang gusto ko. Sa ngayon, ay unti-unti na akong nahuhulog sa tapat na pag-ibig na pinaparamdam sa akin ni Dan. Nakakatuwa lang isipin na naging panakipbutas ko siya. Pero siya ang panakipbutas na hindi ko tatanggalin para lang balikan ang nakaraan na nagdulot sa akin ng matinding kalungkutan. Nakakalungkot lang masaktan, pero baka tinuturuan tayo ng kalungkutan na maghanda sa posibilidad ng mas malalim na kaligayahan. Ito ang gabi na kailangang harapin bago mo masilayan ang kagandahan ng bagong umaga. Lubos na nagmamahal, Eva.